Mula sa himpapawid, kitang-kita ang lawak at tindi ng pinsalang inabot ng bayan ng Lope de Vega dahil sa Bagyong Usman. Kulay putik ang mga ilog at mataas pa rin ang tubig. Kaliwat kanan ang naglalakihang mga landslide, dahilan para ma-isolate ang lugar ng ilang araw. Pagpasok ng bayan, kahit saan mo ibaling ang inyong paningin, tatambad ang matinding pagkasira ng mga ari-arian. Wasak ang maraming bahay, maski mga gawa sa kongkreto. Ang bahay ngang ito, dinala na sa kalsada ng baha. Ang isang sasakyan, inagos pababa sa isang bangin. Nagulat na lang ako, tumaas yung tubig na angat ang bahay namin. Hindi rin pinatawad ng baha ang mismong sentro ng bayan. Ang police station nga, inabot ng hanggang second floor ang baha. Ang mga polis na katuwang dapat sa pagsagip, isa sa mga iniligtas na mga kabaro sa taas ng tubig. Kala namin matatrap na kami sa loob, buti na lang save rin. Pero wala nang masasakit pa sa mawala ng mahal sa buhay. Lima ang nasawi sa Lope de Vega. Ang dapat mangyari. Nalunod matapos anurin ng baha ang nanay ni Charlie Miano na si Leonora Umayan, 84 na taong gulang. May isa pang nalunod sa Barangay Osmeña habang isang buong mag-anak ang natabunan ng lupa sa Barangay Henaronagan. Ang mga anak, edad 5 at 14. Ngayon lang namin na-experience yung ganito karami yung buhos ng ulan. Sabi ng Pag-asa, 431 millimeters. Nga nangyari ito 30 years ago. Nagdeklara na ng State of Calamity sa Lope de Vega. Magpupulong ang sangguniang panlalawigan para magdeklara ng State of Calamity sa probinsya. Habang isolated, naging sapat naman daw ang stockpile ng lokal na pamahalaan. Siguro, estimate ko mga 1 to 2 months bago kami makarecover. Magmula noong Sabado, wala pa rin kuryente at tubig sa bayan. Lahat ng tulong na pwede ninyo maibigay, pagkain, mga damit, o mga gamit pambahay, yan ang pangangailangan ngayon ng mga taga bayan ng Lope de Vega. Ayon sa Landslide and Flood Susceptibility Map ng Mines and Geosciences Bureau, maraming lugar ang may high susceptibility sa pagbaha. May mga lugar din na mataas ang posibilidad ng landslide. Salima Rafran, GMA News.